Ito na po, babalikan natin si Agoncillo, Batangas Mayor Daniel Reyes na nasa kabilang linya na ngayon. Mayor Reyes, magandang tanghali po. Si Connie season po ito. Yes, ma'am Connie. Good morning. Opo. Kami good afternoon. Sorry. Good afternoon. Mayor, kami ho ay makikibalita lamang, ano? Ukol pa rin po doon sa inyo pong mga ipinapatupad na mga, kumbaga, patakaran, ano, particularly para doon sa mga residente ninyo dyan. Kamusta ho ba? Patuloy pa rin ho kasi nga nakikiusap daw yung mga residente ninyo na sana'y makabalik, ano, kahit panandalian lamang sa kanilang mga tirahan. Ano po ang inyong direktiba? Naintindihan po natin ang kanila pong panawagan at naunawaan ko po ang kanilang layunin ng pagbalik po nila doon. Pero nais ko pong ipaalam sa kanila na higit ko pong pinapangalagaan ang buhay ng bawat isa. Mahalaga po ang buhay kaysa kung ano paman ang pabalikan nila doon sa kanilang tahanan. Tayo po ay nasa 14-kilometer radius danger zone kung saan pinagbabawal po talaga. Ang tao ay dapat wala na sa loob ng lugar na sa bahay, sa lahat ng barangay sa bahay ng dito. Sapagkat kung pumutok po ito, instant kill po lahat ang taong madadaanan po dito. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng takbuhan, sabi nga ng FIVOX. Ano? Yes po. Opo, at pero hindi po natin mapipredict na sa kaunting oras na ibibigay natin sa kanila ay hindi puputok ang vulkan. Opo. Nakarating din ho ba sa inyo na yung sinasabi ho ni DILG, no, Secretary Anyo, na kumbaga, huwag nang ipatupad nga kung sakasakali, no, yung window hours na yan. Katulad na rin ho ng sinabi ninyo na mga kadahilanan. Pero nakarating ho ba yan sa inyo? Yes po. Nung nabigyan po tayo ng memorandum circular na sinasabi po nila na forced evacuation at the same time ay implement na wala dapat tao dito sa bayan, kagad po tayong sumunod sa nasabi direktiba. Alright. Update lamang din ho sa sitwasyon doon sa mga lumikas po riyan. May bilang na ho ba tayo ng mga nag-evacuate? Ang nasa evacuation centers po namin, ang bilang po namin nasa 8,000 po. No? Ang outside evacuation o yung nasa mga foster homes po ng mga kababayan natin, same time yung mga kaibigan nila, kamag-anak, nasa mga 33,000 po ito. Mm-hmm. Ano-ano ho ang mga pangunahing pangangailangan, palalo ho ng mga evacuee natin? Ano? Lahat ho ba na bibigyan evenly ng kanilang mga pangangailangan dun ho sa mga donasyon? Hindi po natin kaya sa kasalukuyan na mabigyan sila lahat. Yung pong nasa mga evacuation centers, maganda po ang kalalagay nila sapagkat sinasagot po ng mga host LGUs mm-hmm. ang kanila mong mga pangangailangan, pagkain, tubig, yun po mga basic needs po nila. Sinasagot po ito. Pero ang inaalala po namin higit ay yung mga tumakbo sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, hirap din po ang buhay. So yun po ang priority namin na madalhan ng kahit papaano ay para sila yung makasurvive. Sa ngayon ho, may mga pumapasok ba kayong mga residente po sa loob ng danger zone? Meron pa ho ba tayong ganung report ngayon sa kasalukuyan? Meron pa rin pong may kanina po kausap po yung aming chief of police. May namomonitor din sila at pinupwersa nila na ilabas po ito. Pinupwersa po nila na wala po talagang tao dapat sa loob ng danger zone. Meron din ho ba kasing ang sinasabi nga nila kaya may iba hong gustong pumilit na pumunta pa rin sa kanilang mga tahanan dahil gustong alagaan yung mga naiwan nilang mga hayop, ano? Meron ho ba kayong ginagawang efforts naman to rescue the animals po na naiwan? Yun nga din po ang nais kong gawin sana, ang ma-rescue at mailabas lahat. Subalit ito'y magiging kontra doon sa ating hong layunin na wala dapat madidisgrasya mm-hmm. in case na sumabog po itong bulkan ng Taal. Kumbaga po, laging buhay ang prioridad po natin. Alright. Yung pong sa mga evacuation centers, may mga nababalita na ho kasi na marami nang nagkakasakit po, ano? Sabi ho ng DOH, particularly ng diarrhea, dahil na rin ho ang kanilang pangunahing nagiging problema, yung mga palikuran. Meron ho bang ganyang kaso sa inyo pong lugar? Meron din po. May mga namomonitor na rin po kami. Bagaman kanina po, nagkulong-kulong po kami, kasama po yung mga health personnel po namin, iikutan po nila yung mga evacuation centers. Sa mga bayan-bayan naman po, may mga health personnel din po sila na nandoon sa mga evacuation centers po na ito. Mm-hmm. So sila po ang nagmomonitor, nag-feedback sa amin kung ano po yung kalalagayan
kondisyon ng ating mga tao po doon. Okay, ngayon pong medyo alanganin, ano, hindi natin talaga masabi kung puputok o hindi ang Bulkang Taal at kung hanggang kailan po ito. Ano ho ang inyong ginagawang mga long-term plans para ho sa inyong mga kababayan? Kanina po, nag-meeting kami. Bagaman hindi ko pwedeng i-require lahat ng empleyado ay magtrabaho. Pero pinakiusapan ko po sila na kung maaari ay tumulong sa pagsasaayos po ng ating mga tao sa iba't ibang lugar. Binabalakas po namin ang plano, livelihood program, at ito pong anong gagawin, rehabilitation program. Marami pa pong pinaplano po namin ngayon para sa ganun po ay makatulong kung paano makabalik sa dati yung normal na buhay ng mga tao po. All right, Mayor Reyes, nasa sa inyo po ang pagkakataon para makausap po ano yung inyo pong mga nasasakupan diyan. Sa akin po mga kababayan, lalo na po yung nasa labas ng mga evacuation centers, marami po tayong pwedeng gawin, nahinga ng tulong, huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong sa ating mga kamag-anak din, sa ating mga kasamahan, sapagkat inaamin ko po hindi kaya ng LGU na marating kayo po lahat. Limited po ang ating resources, limited po ang ating kung paano kayo mararating sa iba't ibang lugar. Ano ho? Kaunting pangunawa po, makakaraos din po ang ating pinagdadaanan ito. At the same time po, marami naman pong tumutulong. Subalit, ang ating hong pinag-iisipan ay hanggang kailan ito, hanggang kailan mayroon tayong resources na pwedeng gamitin po. All right. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. At sana nga ho, maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Yan po naman Thank you, Ma'am Connie. Thank you rin po, sir. Yan po naman si Agoncillo, Batangas Mayor Daniel Reyes.